Hilayer. Mahinahon ngunit mariin niyang sinabi. Mas lalo niya akong inilapit sa kanya at ang kanyang labi ay nasa tainga ko na. Pumiglas ako at alam kong may ilang tao nang nakapansin sa aming dalawa. You used me. Single niya. I didn't. Kiit ko sabay balikwas sa kamay niya. Bitiwan mo ako. Mas lalo niya lang hinigpitan ang hawak niya sa aking braso. Ilang lalaki na ang natikman mo, ha? Bulong niya. Sino mas magaling sa kama? Nanlaki ang mga mata ko at tinulak ko siya palayo sa akin. Pinamulahan ako ng mukha. Lahat ng alaala ko sa gabing iyon ay bumuhos sa akin. Gusto ko nang kalimutan kung paano ko naisuko sa kanya iyon pero pilit yata akong pinapaalala. Bitiwan mo ako, Brandon. Pagbabante ko. Not when you tell me Aurora Veronica. Mariin niyang angle. I don't know what you are talking about. Sabi ko at tiningnan ang kamay niyang halos manuot na sa aking braso. Brandon, nasasaktan ako. Tinungaw niya ang kamay niyang mariing nakahawak sa aking braso tsaka niya palang binitiwan. May sumipol sa likod niyang medyo maputi na lalaki. Tinapik niya si Brandon habang tinititigan ako ni Brandon ng masama. Ebon? Dinig ko ang pagtawag ni Adrian sa akin. Naglipat ng tingin si Brandon sa kanya at agad akong tumalikod para hilahin na paalis doon si Adrian. Let's go, Adrian! Sabi ko kahit na nananatili ang nagtataka niyang mukha doon sa kinatatayuan ko kanina. I said, let's go! Kinaladkad ko si Adrian sa aking Honda Civic. Gulong-gulo pa siya sa pagkakakaladkad ko sa kanya. Hindi ko naman nilingon si Brandon at wala na akong pakialam kung nasaan man siya ngayon. Hinawakan ko ang palda ng gown ko at tinaas ito para makapasok ng maayos sa driver's seat ng sasakyan. Pumasok naman si Adrian sa front seat, madrimang huminga ng malalim at nilingon ako. Why was he furious, eh? What exactly happened? Nilingon ni Adrian ang kinatayuan namin kanina. Mabilis ang hininga ko at pinaihit kaagad ang sasakyan. Hindi ko na alam kung tama bang susunod pa kami sa venue ng reception nitong kasal ni Jessica o hindi. Teka, tinatanong pa ba yun? Of course we need to be there. Ako yung maid of honor and we're best of friends. Hindi ko ito pwedeng talikuran. I told you already. Sabi ko habang nagmamaneho. You told me already. Na nalaman mo na pinaikot ka niya at kaya umalis ka nung nabasa mo lahat nung nasa Facebook niya. So, is he damn angry because you got into his privacy? Or is he angry because you left without notice? Pumasa ere ang kamay niya, nalilito parent. Maybe both, I don't know. Bakit ba kasi nandito ang loko ngayon, of all people? Iritado kong sinabi at hinampas ang manibela. Mura ako ng mura habang pinapaharurot ko ang aking sasakyan patungo sa venue. Bago ako lumabas ay nagpowder muna ako at nagretouch ng lipstick. Natataranta na sa tanggapan ang coordinator. Mukhang hinahanap niya yata ang mga entourage. So, light makeup? Adrian chuckled. I know exactly what he meant. I glared at him and then put my pressed powder away. Let's go. Natatawa pa rin siya habang palabas kami sa sasakyan ko. Nakita kong kaka-rating lang din ng sasakyan ni Brandon. Halos buhusan ako ng malamig na tubig nang nakita kong mariin agad ang titig niya sa akin.
Imbes na iwasan ko ang coordinator ng kasal ay sinalubong ko pa siya para lang mahiwalay sa mga guests na papasok na sa loob. Kita na lang tayo mamaya, Adrian. Reserve a seat for me, please. Sabi ko sabay diretso sa hall kung saan tinuro ng coordinator. Walang ibang taong pumunta roon kundi ang mga bridesmaid at groomsmen ng kasal. Magpapaputok ng confetti at sasayaw ang groomsmen pagpasok ni Jessica at Anton sa hall. Kaming mga babae naman ay magpapaulan ng rose petals. Like it's the gayest thing I will do for years but I'll say yes for my best friend. At kahit nung nasa gitna ako ay namataan ko pa rin si Brandon na nakatingin sa akin. Umiigting ang panga niya at matalim ang titig niya habang sinasabuyan ko si Jessica at Anton ng mga bulaklak. Pagkatapos ng entrance ay dumiretso na ako sa mesa ni Adrian. Little did I know na ang mesang inuupuan ni Adrian ngayon ay parehong long rectangular table na inuupuan din ni Brandon kasama ang iilang mga relatives ni Anton. Pinagdarasal ko na sana ay matapos na ito sa bawat minutong nagdaan. Bumaling ako kay Jessica na sobrang saya sa ngayon dahil sa presensya ng kanyang pamilya at ni Anton. I know it's unfair to wish for that but I can't help it. At matalim kong tinitigan si Adrian, how intelligent of him to find this kind of seat for me. I'm sorry, assigned seat. Paliwanag niya habang papalapit ako. Kaharap ko ang iilan sa mga lalaking relatives ni Anton ay mga groomsmen na rin. Brandon is 3 seats away sa lalaking nasa harap ko. Inayos niya ang kanyang wristwatch at namataang sa mesa ng mga kaibigan ko ay may humahagikak na mga babae. Nilingon ko sila at nakita kong nakatingin sila kay Brandon at nagbubulong-bulungan. Nilingon nung kasama niya ang mga babae at nagtaas ng kilay bago bumaling ulit kay Brandon. Kinausap ako ng ilang kaibigan namin patungkol sa kagandahan at kaengrandi ng kasal ni Anton at ni Jessica. Umiti lamang ako at sumang-ayon. Adrian! Lumapit ang iilang babae na kaibigan namin kay Adrian para batiin ang kanyang pagbabalik. They didn't have much time kanina sa simbahan para magkamustahan kaya ngayon sila nagbatian. Meals were served first before the entire program. Kaya habang naghihintay na makumpleto ang paglalagay ng mga pagkain ay nagchikahan sila. How about you, Ay? I heard you work for Tagaytay, Highlands. Tanong nung kaibigan kong babae na nakaupo sa harap ni Brandon. Bumalik si Brandon sa akin, hinihintay ang sagot ko. Ah, yes, pero umalis ako doon. Maiksi kong sagot. Hindi ba ay hotel ninyo iyang Highlands, Brandon? Bilang niya sa kay Brandon. I didn't know he was quite popular even to my friends. God. But of course, he's a model. Yup, it's a hotel under our chain. Sabi ni Brandon habang tinitingnan ako. Bumaling ako kay Adrian na ngayon ay kausap pa rin ang ilang kaibigan namin. Bakit ka naman umalis? Tanong ng isang groomsman na kilala ko lang sa mukha bilang kaibigan ni Anton. Bakit iniintriga ako ng lahat ngayon sa di tamang panahon? I want in your workplace. Kibot balikat ko. Tumawa si Brandon sa sinabi ko. People in our hotels are given contracts. If breach, may kapalit iyon. That's the role of my dad to his employees. And because you left without notice within your contract, I think you owe the company. Mariing sinabi ni Brandon. Palipat-lipat ang tingin ng mga kaibigan ko sa akin at sa kanya. Nagtaas ako ng kilay. Sinusubukan niya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi ako nag-run. Tro sa kontrata. Hindi ko nakita kung magkano ang babayaran pag na-breach ito.
Maybe you can tell me now and I give you the entire amount of my damage. Tinagilid ko ang ulo ko. Narinig kong tumigil sa pakikipagtawanan si Adrian at siniko niya ako. Tahimik ang mga kaibigan namin habang nakikinig sa usapan namin ni Brandon. Oh, so magkakilala kayo? I mean, Brandon Rockwells, your boss sa Highlands, eh? Tanong ng ekaser ang kaibigan ko. He's not my boss. I am the boss. But I won't say that. Umisi lang ako at tumingin doon sa nagtanong. Isn't that a disgrace to the school you've been to? Hindi ka ba tinuruan doon na bago umalis o mag-resign sa pinapasukan ay dapat magbigay ng resignation letter? Or at least, don't answer the email with a course. It's very unprofessional. Iling niya at tumunog disappointed ang boses. Oh, I'm not sorry actually. Bago ako magbigay ng respeto, ay dapat tumanggap muna ako. And because you did not seem to treat me with respect, I don't think I can give you my respect. Sabi ko na siyang nagpagulat at nagpadaing sa mga nakikinig. Oh, what happened? Tanong ng ilang kaibigan ko. Kinurot na ni Adrian ang binti ko, pinapatigil ako. I respect you. You know that even after you ask, even after you beg that night, narespeto ko lahat ng gusto mo. Diretsyong sinabi ni Brandon. Nalaglag ang pangako at napalingga sa mukha ng mga kaibigan kong nanlalaki ang mga mata. Stupid, Brandon. Oh, you shut up. If you did respect me, sana ay hindi ka nagsinungaling. Nag-iwas ako ng tingin. Kumalaklak siya. Sino sa atin ang nagsinungaling? You were there for a different reason, right? Ang akala ko ay hindi mo na itutuloy, pero yun naman pala. Tinuloy mo rin. I trusted you, and you seem to be a good actress. Umisi siya. Very good actually. You fooled me. Tumikim si Adrian na siyang dahilan kung bakit napatingin sa kanya ang nagtataka at nananahimik na mga kaibigan namin. Tumikim na rin ang best man at nagkunwaring maligaya sa ni-serve na pagkain. Oh, oriental? Sabi ng isa pang bridesmaid, tinutukoy ang ni-serve na pagkain. Nag-iwas ako ng tingin kay Brandon at bumaling kay Adrian. Nilakihan niya ang kanyang mata bilang warning sa akin na tigilan ang pag-iskandalo at baka mamaya ay magkagulo pa sa kasal ni Jessica. Bumaling ako kay Brandon at nakita kong kinakausap na siya ng kanyang katabi at pinapakilala sa ilang mga babaeng pare-pareho magaganda. Tinusok ko ng tinidor ang karneng nakahain sa aking plato at nagsimula na lang kumain. Umiinit ang pisngi ko dahil ngayon ko lang naramdaman ang hiya sa sagutan namin ni Brandon kanina. Ilang sandali ang lumipas ay tumayo na si Adrian para sa maikling speech at toast sa mag-asawa. Pumalakpak ako at ninitian siya. Ang ibang mga kaibigan namin na nasa kabilang table ay humiyaw pa. Pagkaakyat ni Adrian sa stage ay nilingon ko si Brandon. Nakita na may mga kausap siyang babaeng guest rin ng okasyong ito. Umuso ako at umirap. Mahaba ang sinabi ni Adrian pero hindi ko na nasundan dahil masyadong marami ang iniisip ko. Ilang sandali ay sumulyap ulit ako kay Brandon. Nahagilap ni Brandon ang mga mata ko kaya agad akong nag-iwas ng tingin at napainom ng wine kahit na hindi pa nagsasabi ng toast si Adrian. For Anton pare, always remember the magic words. You're right. Those two words are very powerful, lalo na pagkaaway mo si Jessica. Huwag na huwag mong kakalimutan niyan. That's the answer of everything. Nagtawanan ang mga guest pero imbes na mailagok ko yung wine na iniinom ay nasabuyan pa ang damit ko noon. Nilapag ko kaagad ang wine glass at tiningnang mabuti ang aking dress na may pulang mantsa dahil sa red wine.
Kinuha ko ang puting table napkin at nagpunas ng mantsa doon. It's all over my top and down the skirt of my gown. Padebog kong binitiwan ang puting table napkin at tumayo ako pagkatapos pumalakpak ng guest sa toast ni Adrian. Sinenyasan ko ang mga kaibigan namin na mag-CCR lang ako. Pagkalabas ko ng venue ay nakasalubong ko ang ilang waiter na papasok sa hall para sa mga suites. Iniwasan ko sila at dumiretso na sa CR nang biglang may humablot sa braso ko. Kumalabog ang puso ko nang hinarap ako ni Brandon. Brandon! Sigaw ko nang nakita ang galit sa kanyang mukha nang harapin ko siya. Bitiwan mo ako! How dare you see things like that in front of my friends? Hindi niya binitiwan ang braso ko. Imbes ay hinigpitan niya pa ang pagkakahawak rito. How dare you live after you moaned, gasp, and beg under me that night? Pabulong ngunit mariin niyang sinabi. Binawi ko ang braso ko sa kanyang pagkakahawak. Naguhuramento daw ang sistema ko. Hindi ako ang may kasalanan sa aming dalawa. Well, maybe may kasalanan ako ngunit hindi ako makakapayag na sa akin isisi ang lahat. Siya ang nag-boycott sa akin at siya pa itong may ganang manambat sa akin ngayon. After 3 damn months. And how dare you lie to me? Kaya pala tuwing nandun si Ariel ay pinapaalis mo ako. Kasi kayong dalawa, may usapan kayong lukuhin ako. Mariin kong sinabi. Nanlaki ang mata niya. You used me to get to her. And all the while I thought you forgotten your anger toward your stepsister. Akala ko ay imbis na manggamit ay nahulog ka na nga sa akin. Who would give up their virginity for a piece of information? Ikaw, Aurora Veronica Pascual, you're willing to give your virginity for a piece of information. Now, I hope you're happy. Sarkastiko niyang sinabi. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas para sampilan siya gayong sa bawat salita niya ay nanghihina ako. Tumagapak ang palad ko sa kanyang mukha. Hindi ako makapaniwalang iyon ang paniniwala niya. I love him, all right. I love him, that's why it was so damn easy to give him all of me. Pero nang nabasa ko lahat ng mga sinabi niya kay Ariel, nabasag ako ng sobra-sobra. Ngayon, siya pa yung nagmukhang mas nasaktan. I will never be happy. I am the most miserable woman, Brandon. Asik ko. Because I give my all to a man so cruel like you. Nabasa ko lahat ng sinabi mo kay Ariel. Na hindi mo siya tatalikuran. Na walang babaeng makakapagtibag sa samahan ninyong dalawa. That was why wala kang sinabi sa akin, hindi ba? Nabasag ang boses ko. Kasi pinoprotektahan mo siya. Kaya paano ako masisiyahan? Naibigay ko ang sarili ko ng buong buo sa lukong tulad mo. May bagahe, may ibang babaeng pinoprotektahan. May mas pinipili ka sa akin. Don't act as if you're the one wanted her. Sabi ko habang siya ay gulat na gulat sa mga pinagsasabi ko. Tinalikuran ko siya. Tinanakawan ako ng hininga sa pinaghalong galit at hinagpis. Ibon! Huminahon ang kanyang tinig, papalapit pa rin iyon sa akin. Papalapit na ako sa CR at umiinit na ang gilid ng mga mata ko. I am so glad that my tears like to fall after my outburst. Ganun palagi, mabuti iyon. Dahil ayaw na ayaw kong may nakakakita sa aking nasasaktan. Ibon! He called again. Tinulak ko ang pintuan ng CR at laking pasasalamat ko na walang tao roon kahit sa 2 cubicle na meron ito. Bumukas ang pintuan at tumambad si Brandon. He even have the guts to follow me inside. Nilingon ko siya at agad na inatake ng suntok sa dibdib. Umalis ka dito! Sigaw ko.
Umalis ka! Hinawakan niya ang magkabilang braso ko at pinirmi ito sa dibdib ko. Habang ginagawa niya iyon ay patuloy ko siyang sinasapak. Tumigil siya at pinulupot niya ako sa isang mainit na yakap. Nanginilid na ang luha sa mga mata ko habang pinagsusuntok ang kanyang dibdib ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya ininda ang bawat suntok ko. Umalis ka dito! Sabi ko. Shh! I'm sorry! Tanging sinabi niya na mas nagbalalapas sa galit ko. Tinulak ko siya ng buong lakas ngunit hindi ako makawala sa yakap niya. Inatake ng panglalaking pabango ang aking ilong na nakahalik sa kanyang dibdib. Nanatili kaming ganun. Ako na tinutulak siya at siya na yakap-yakap ako ng mahigpit. I don't need you. Umalis ka. Sabi ko ng paulit-ulit. Iyan lang, pagkatapos ng 3 buwan. Niyakap niya pa ako ng mas mahigpit kaya hindi ko natapos ang sinasabi ko. I'm sorry. Marahan niyang sinabi.